Bakit tinatawag siyang reyna ng langit? Sa Revelation chapter 12 verses 1, ituloy natin sa 5. Ito ang mabasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang uloy may koronang binubuo ng 12 bituin. Sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki at nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. So dito, mga kapatid, makita natin na may babae na may korona. Eh sino ba yung babae na nakita niya sa langit na may korona? Sino itong babaeng ito? Eh walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Dahil napakalinaw po sa verse 5 na kasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay silang unang anak ng isang batang lalaki na maghari sa lahat ng nasyon gamit ang tungkod na bakal. Eh sino naman yung batang lalaki na maghari gamit ang tungkod na bakal? Eh walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Kristo. 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 15, tinatawag din na King of Kings. At mamuno siya sa lahat ng bansa na mabasa natin sa Revelation chapter 2 verse 25. At gamit niya ang tungkod, rolled him with a rod. Kaya kung si Jesus ang batang lalaki na tinatawag na hari, therefore, ang inang ito ay walang iba, si Santa Maria, ang tinutukoy na babae na may korona sa Revelation chapter 12 verse 1, mga kapatid. Kung si Santa Maria ang tinutukoy na babaeng may korona sa langit na nakita ni San Juan ayon sa Revelation chapter 12 verse 1, at kung ang pagkakaroon ng koronang suot na suot ay tanda sa pagiging reyna base sa mabasa natin sa Jeremias kapitulo 3 versikulo 18. Therefore, ang tawaging reyna sa langit, ang mahal na Birhen Maria, Mary Queen of Heaven, hindi po mali, nararapat lang sa mahal na Birhen Maria at nakabatay ito sa Biblia, mga kapatid.